Magsisiris po tayo ng ecclesiology, what it means to be a Reformed Baptist local church. So sinimulan po natin ito sa office bearers, tapos next Lord's Day yung membership, at sa mga susunod na Lord's Day ay yung iba't ibang mga facets, church discipline, mga gifts, at iba pang mga katuruan sa local church. So, ayan, salamat po ulit. So, simulan natin sa leaders, sa church government or church polity. Pag sinabi natin na church polity, papaano yung form of government sa church? Kasi yung form of government sa state, alam na natin yan. May democratic, republican, monarchy. Sa church naman, yung church government, meron tayong lima na kinds. So, sa next slide, bro. Lima na kinds. Yung una, papacy. Pangalawa, episcopalian. Pangatlo, presbyterian. Pang-apat, non-government. At panglima, congregational. So yung pinaniniwalaan natin na biblical ay yung panglima. Yung congregational form ng church government. So una, mabilisan lang nating pasadahan, yung papacy, alam naman natin yun eh. Yung papacy, ang authority ng church, ang highest authority ng church ay ang Pope. Ito yung hierarchy nila. Nasa taas yung Pope, nasa baba niya ay Archbishop, nasa baba ng Bishop, ang nasa baba ng Bishop ay mga priests. So ganyan yung hierarchy sa Roman Catholic Church. Kasama dito yung papal infallibility, na kapag nag-decide ang Pope ng doctrine, ito ay hindi nagkakamali. So, infallible sila. At naniniwala sila na yung Pope ay pagpapatuloy or succession galing kay Apostle Peter. Kumbaga, apostolic yung mga Pope. Pangalawang church government ay yung Episcopalian. Ang pinagkaiba lang nitong Episcopalian sa papacy ay wala silang Pope. Ang pinakamataas sa kanila ay yung House of mga Bishops. So yung mga bishop, nasa taas sila ng mga priests at nasa taas ng local church, sila yung namumuno. Pangatlo ay yung Presbyterian. Kaya pag narinig niyo yung Presbyterian, yun ay church government. Kaya sinabi, Reformed Presbyterian. Yun ay isang church polity. Yung Presbyterian ay naniniwala na merong isang presbytery, ito'y grupo ng mga pastors na galing sa iba't ibang mga church na sila yung namumuno doon sa mga churches na yon. Ibig sabihin, may authority itong group of pastors, presbytery, doon sa mga churches na kasama nila. Yun yung Presbyterian. Number four, non-government. Ito naman yung mga nasa side na sobrang loose. Sila naman yung naniniwala na hindi kailangan ng government. Walang leader ang church. Dahil si Jesus lang daw ang leader ng church. Kaya walang leader. So, nakaasa lang sila, come what may, kung ano lang madesisyonan, mangyari, di yun yung gagawin, non-government. At panglima, congregational, ito, nandito nakapasakop ang mga ilang mga non-denominational, nandito nakapasok yung ibang mga Baptist at maging ang mga Reformed Baptist churches. Sila ay congregational. Ang tinuturo nitong congregationalism ay autonomy ng local church. Ibig sabihin, walang mas mataas doon sa local church. Kasi sa lahat ng iba, may mga mas matataas. May Pope, may mga bishops, may mga pastor sa loob. Mas mataas sila sa church. They can decide para sa mga church. Pero ang congregational, naniniwala sa autonomy. Ang church ang nagde-decide sa kanyang sarili. So we believe dito. However, sa congregationalism, may iba't ibang mga, ano pa yan, may mga full congregationalism na ang lahat ng nagde-decide ay puro members, lahat vote, na alam nyo yung Methodist Church, nagbo-vote kahit sa same-sex marriage. Parang sila nagde-decision. Hindi tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo na merong, pag-uusapan natin yan next Lord's Day, yung membership.
Pero naniniwala tayo na ang nagro-rule ay ang Word of God na may binigay ng mga officers at merong boses ang mga congregation kung saan sinabi ng Scripture. Sinabi ng Scripture sa binding, may role sila sa binding. Sa losing, may role sila sa losing. Sa discipline, sa last, meron silang portion doon. So, eto yung lima na church polity. Babanggitin pa rin natin yan sa next na pag-aaral. So, sino yung officers ng local church, maging sa congregational? So, next, ang officers ay ang mga pastors at deacons. Philippians chapter 1, verse 1. Siguro, ito yung church na naunang magkaroon ng pastors at deacons na kompleto agad, yung Philippian church. Sa Philippians chapter 1, verse 1, sabi ni Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and deacons. So, binati ni Paul yung Philippian church, pero binati niya rin yung mga pastors at deacons doon. So, makikita natin yan dyan. At ganun din sa 1 Timothy 3, nung naglista si Apostle Paul ng mga qualifications sa leaders, dalawa lang ang sinabi. Qualifications sa pastors at qualifications sa deacons. So, pagdating sa pastors, sila ay merong iba't ibang pangalan sa New Testament. Sila ay tinatawag na bishop, overseer, ibig sabihin ng bishop, namamahala, tumitingin, oversee, nag-oversee. Elders, ano ibig sabihin ng elders? Ibig sabihin seasoned, ibig sabihin may maturity. At yung pastors bilang pastol, shepherd, nangangalaga. Sabi ni John MacArthur, the textual evidence indicates that all three terms, yung three bishop, elders, pastors, refer to the same office. The qualifications for a bishop listed in 1 Timothy 3:1-7 and those for an elder in Titus 1:6-9 are unmistakably parallel. Iisa lang daw. 1 Timothy 3, Titus 1, iisa yung pinatutungkulan. In fact, in Titus, Paul uses both terms to refer to the same man. Yun ay yung bishop at elder. Now, ang question natin, ilan ang dapat na pastors at deacons sa isang local church? May mga iba't ibang consideration dyan. Ang consideration ay ilan yung qualified. Sama yan. Ilan yung needed. Ilan yung nandodoon na sa loob ng congregation. Kasi pag pinag-usapan po natin yung mga pastors, ang palaging word ng scripture is from among you. Yung pastor at mga office, manggagaling sa loob, hindi manggagaling sa labas. So yun yung common at pinaka-ideal talaga. It comes from among, nakasama na nila. Nung sa Act 6 na first deacons, namili sila from among them. So, wala namang problema kung may mga candidate na galing sa labas, pero dapat magpa-member muna sila sa local church. Tapos saka sila i-appoint. Now, punta na tayo sa qualification. Sa next, ang qualification ay nasa 1 Timothy 3 sa Titus 1. At ang pinaka-prevailing na qualification ay graces. Meron ding mga gifts. Yung gifts ay skills. May skills dyan. Pero ang prevailing talaga ay graces. Kumbaga yung holiness at hindi lang yung capability. Lalo na pag pinag-usapan natin ito, yung ayan, able to teach. Para lang sa pastors yon. Hindi inaasahan yung mga deacons na able to teach bilang qualification. So, isa-isahin natin, ano-ano yung qualifications ng pastors at deacons? Una, blamelessness. Pag sinabing blameless, ito yung umbrella qualification. Ito yung nagsasabi na yung ibang mga graces ay meron siya. Pag sinabing blameless, ito ay hindi perfect sinlessness. So, hindi nito sinasabi na dapat wala kang kasalanan bago ka
makwalify. Dahil wala nang makakwalify. Kahit sila, yung mga apostles, bawal na rin maging apostles. Sila Peter, sila Paul, bawal na lahat. So, dahil si Jesus lang. So, rather, pag pinag-usapan natin ng blamelessness, ibig sabihin nito ay merong general good public reputation. So may kinalaman talaga dito yung image. May kinalaman talaga dito yung pagkakakilala ng mga tao. Na pag pinagtanong mo siya sa kanyang family, kamusta si ganito, hindi ang unang sasabihin nila, ay naku. Hindi ganon. Hindi negative agad una. So merong general, again, hindi mga specific. Hindi ito yung, hindi mo tatanungin yung may sama ng love. yung mga fair yung judgment sa kanila. Ayan. Ng pangalawa ay sila ay merong marital fidelity. Sabi ng scripture, husband of one wife. So hindi ibig sabihin ito na bawal rin yung mga single, pero ang ibig sabihin nito ay one woman man, hindi siya womanizer. So kasama yan dyan. Ibig sabihin doon ay faithfulness sa kanyang asawa, marital fidelity. Pangatlo ay domestic piety. Ibig sabihin, sa loob ng tahanan, siya ay nag-rule well. Sabi doon, he rules his house well. So dapat, ang usapin dito ay kaya niyang mag-discipline ng kanyang anak at kaya niyang i-lead ang kanyang asawa. So dahil lang sabi dito ng scripture, how can you manage the house of God if you cannot manage your own household? So kasama dito yung loving care doon sa kanyang sambahayan. So kaya dito nagkakaroon ng mga false dichotomy na magsisipag ako sa church, pero kahit napapabayaan na yung sarili niyang family, eh sabi ng 1 Timothy 3, hindi qualified yun kung may ganon. Kung ang sipag sa church pero sa bahay ay hindi niya pinamumunuan. Number 4, sound judgment. Sa sound judgment, iyan naman ay may sinabi ng scribe, sober, self-controlled, orderly. Malinaw siya mag-isip. Siya ay hindi, pag sabing sober, contrary yan dun sa drunk. Na pag drunk ka kasi, hindi ka maliwanag mag-isip. Sober, malinaw, nasa katinuan ka. Self-controlled at orderly. Sabi ni Pastor Noel, ito daw ay may mental possession of self. Alam niya yung sarili niya, may control siya sa sarili niya, hindi siya emotional at prone to panic. Hindi siya bigla-bigla na lang, lalo na may mga decision-making sa church na hindi bigla-bigla na lang, ura-urada. So this office requires mental discipline. Number 5, may social graces din. Ibig sabihin ito yung pakikitungo sa iba. Hospitable and not quarrelsome. Yun yung term ng 1 Timothy 3. Hospitable, ibig sabihin ay may pakialam sa iba, ma-welcome, at ganun din ay hindi quarrelsome. Ibig sabihin, hindi bully, hindi naghahanap ng away, hindi gusto ay may kaaway palagi. Yun yung social graces. Ibig sabihin, may character siya na nag-i-invite ng good company at iniiwasan niya yung mga unnecessary conflict na hindi naman dapat maging conflict. Number 6, self-denial. Yung self-denial, self-controlled, not given to wine, not quick-tempered. Kaya niya i-control yung kanyang sarili, emotional temper at physical appetite. Being quick-tempered ay dishonors the office. May ganyan na, may pastor akong kakilala na taga ibang bansa yun, US. Sabi niya, isang beses lang ako nagalit. Kiniriticize na daw siya ng church niya. So, may kailangan naman talaga pag-usapan yun. Pero may sense kasi dito na yung office ay very crucial sa ganung mga emotions na hindi dapat siya quick-tempered. Isang beses lang nangyari, pero nagkaroon na ng concern. Being indulgent compromises the credibility of the office. At ang sunod ay financial integrity. Hindi, ang sinabi ng 1 Timothy 3, not lover of money. Hindi
nagmamahal sa pananalapi. Dahil yung financial greed, hindi yan pwede sa office ng church. Ang ministry ay hindi path to financial prosperity. Na parang career siya, ganun, na, oh, sa church na ganito muna ako, pag medyo naka-establish na ako ng pangalan, sa ibang church ulit ako, parang promotion, ganun, ng church. So, hindi ganun kasi ang ministeryo ng Panginoon. Tapos, yung sunod ay not a novice. Yan, nasa 1 Timothy 3 din yan. Ayun, not a novice. Yung novice, hindi daw beginner, hindi ko kaka-convert pa lang. Kasi sinabi doon, he will be tempted by Satan to pride. Kasi pag bagong believer ka pa, madali na maipakita na zealous ka. Madali na ipakita na meron kang paninindigan. Pero it will, it will be tested later on sa pagiging mananampalataya. And lastly, sa Titus 1 yan, orthodox in doctrine. Sinabi doon, hold firm to the trustworthy word. Of course, yung mga pastors dapat ay alam yung gospel, alam yung scripture, alam kung ano yung tinuturo ng scripture. So, kailangan merong perseverance sa biblical teaching despite opposition or pressure at merong knowledge pagdating sa, kasi may mga mag-oppose na doctrines eh, kailangan alam niya yon kung ano yung mga katuruan na yon. So anong implication nito sa lay people? Itong mga qualifications ng pastors at deacons, yan ay katibayan na ang Christian life sa biyaya ng Diyos ay doable. Para hindi mapanghinaan na sabihin na hindi naman totoo yan, hindi naman wala naman talagang progress sa Christian life. Wala naman talaga. Hindi, ito, ang binigay ng Panginoon na qualifications, binigay ng Panginoon sa church para makita ng mga mananampalataya na sa biyaya ng Diyos, ito ay doable. Pero, ganun din, ang mga church officers ay hindi sinless. Sila ay blameless pero hindi sinless. Na ibig sabihin, maging ang mga pastors at deacons can sympathize with the everyone. Kasi makasalanan pa rin sila. Hindi sila above the ground, hindi sila lumulutang. Sino kayo? Hindi ganon. Sila'y blameless pero hindi sila sinless. So merong challenge doon na may pagiging example pero meron pa rin na sense na alam natin meron tayong mga kahinaan. So next, punta tayo sa, tapusin ko lang responsibility, tapos question and answer, tapos tuloy natin. Sa responsibility ng mga office bearers, nagsimula ito sa Acts 6:1-6, kung saan nagkaroon ng problem, nagbibigay sila ng benevolence, nagpapakain sila ng mga widows. Tapos yung mga widows nagreklamo, sabi nila, bakit hindi kami nabibigyan? Kaya yung mga apostles, sabi nila, we need to focus on word and prayer. Kaya sabi nila, choose 7 men among you. Sila yung magseserve ng tables. Sila yung mga mag-asikaso sa widows. So namili sila ng 7, pero yun ay from among them. Pero ang focus noon ay para ang mga apostles ay makapag-pray at makapag-preach. Kaya sila pinili para makapag-pray at makapag-preach yung mga apostles. So, dito na-distinguish yung duties ng mga nasa teaching, mga pastors, at mga deacons sa diaconal service. Ang mga shepherds, they should shepherd the souls of the members through the word of God. So through preaching, prayer, and personal oversight. Sa diaconal duties naman, ito naman yung logistical works. Yung mga benevolence, mga gamit, ayan, mga venue, mga materials, sila yung mag-focus doon para sila pastor, hindi na sila mag-iisip. Doon sa mga
ganyang bagay. So, sabi ni Mark Dever, while any absolute distinction between deacons and elders is difficult, the concern of the deacons are the practical details of church life. Administration, maintenance, and care for church members with physical needs. So diyan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi pag may mga nangangailangan, diretso na sila sa deacons. Tapos kapag may mga gamit tayo dito, ay hindi na kami ni Pastor Erdy yung nandyan. Pati yung mga notes, yeah, may mga nagpiprint na salamat sa Panginoon. So, bago tayo pumunta dun sa mistaken orientation, dun sa other side, ano tayo, kahit 1 to 2 questions. Sige po. Sir Manny. Thank you then, Sir Manny. So, ayun yung talamak naman sa ibang mga churches na touch not the anointed one. Yes, tama yon. Kapag nakikita natin sila pastor o kaya sila deacons na meron ng parang nami-misalign na, pwede natin silang itap. So, we should pray for them, tapos we can talk to them personally na kamusta yung ganito, kamusta yung ganyan, ito kasi yung napapansin namin, we can do that, lalo na bilang mga members. Ang una ay dahil part yun ng pag-accountability natin sa harap ng Diyos. So bilang church, accountable tayo sa isa't isa, maging sa mga leaders natin. Actually, kapag ginawa natin yun, makakatulong pa yun, lalo. Kasi hindi natin alam, si pastor, baka hindi niya napapansin yun. Hindi niya napapansin na gano'n na pala yung nagiging direction niya. So, very good yun dahil alam natin lahat tayo, sa pinaka-last, i-argue natin na ang nasa pinaka-taas ay ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, under even ang mga leader sa Word of God. So, ibig sabihin, kahit sila, ay pwede nating tanungin. However, meron tayong qualification dun sa Timothy na sinabi, with carefulness siya dapat gawin. Lalo na sa usapin ng discipline. Siguro mamaya pa dapat yun eh, pero pwede bang ma-discipline ang mga pastors? Yes. At deacons? Yes. Pero ang sinabi, with carefulness. Ang sinabi doon ay, kailangan may 2 to 3 witness. Sa ordinary member ng church, pwede mong ikaw lang eh, di ba? Yung ikaw lang yung magde-direkta. Pero pagdating daw sa mga office bearers, kailangan mas maraming proof para makita nila yon. So, follow up dun, sir. Ang hirap nun ah. Pero, inamin ko lang. Pero, yung perhaps, hindi siya formal discipline. Pwedeng siguro ay corrective reminder. Pwedeng ganon. Kasi may iba't ibang discipline naman, hindi lahat formal eh. Kahit nga yung iba, 'di ba, may mga errors yung mga members, kailangan itap sila. I think applicable din 'yon sa mga office bearers. Pero I do not think na aabot sa gano'n na kailangang formal na church discipline. Pwedeng corrective reminder. Pwede yung gano'n, sir. Sige, another, isa na lang. Sige, Ed muna. Ano ba ako po, meron kaming nakikita na qualified as office bearers. Kailan sila dapat yung
Ang bilis ah. Nakikita, big upwit. Mamaya, pag-uusapan natin kung paano yung appointment. Pag may nakikita yung mga members or yung mga past, kung yung members na nakakita, maganda ay i-recommend nila sa mga pastors. Pwede nila i-recommend. So of course, prayerfully, tapos i-recommend, pwede nila nila i-direct kausapin yung nakikitaan nila. Sabihin nila, uy, nakikita ko yung qualification mo. Baka gusto mo na maging officer ng church, kausapin natin si pastor, tapos ipag-pray mo rin. So, it starts there. Pwede ipaalam sa kanya, ipaalam sa mga pastors. Pero yun pa lang yung first step. So, later, pag-uusapan natin ano yung mga formal steps after that. Grabe ka naman. Huwag mo sabihin yan, ha? kaya it takes time na pwede natin. Kasi mako-confirm yan eh. Pag kinausap ulit, kinausap na si pastor, pinag-pray, seriously consider. So, dalawa lang na may mangyari. Either ma-convince siya or talagang itanggi niya. So, yun lang yung mangyayari. Arvin, may ano ka? Last. I think super specific na yung eschatology dahil ang pag-uusapan dyan, ano yung confession ng church. So dito sa confession, iisa tayo. Kung may mga differing interpretation doon sa confession, magkakaroon ng allowance doon. So sa confession, wala namang sinabi dyan. Therefore, kailangan magkaroon ng agree to disagree. At ganun din ay towards more studies doon. So, hindi siya dapat maging issue doon sa confessional na pag-uusap. Grounds. So meron dong usapin na hindi naman kailangan ang unity ay hindi uniformity. So hindi kailangan dapat lahat kayo ganito or bawal kayo dito sa church. Hindi ganun eh. So kaya meron tayong confession of faith. Yung confession of faith natin, kailangan mag-agree talaga tayo dyan. Pero kahit sila na hindi nag-agree sa confession of faith, as so long as totoong Kristiyano sila, pwede natin sila tanggapin. Pero ang take lang is, hindi mo pwedeng i-promote sa church yung against sa confession. Yun. Pero kung may disagreement, okay lang. Hindi naman siya kaso. Kunyari, dispensationalism. May magpa-member ng dispensational. Okay lang. Hindi naman masama yun. Hindi disunity na tanggapin siya sa membership. Pero ang take lang, huwag mo ikakalat siya. Kasi transparent kami. Transparent kami. Ito ang doctrine. Therefore, bakit mo siya, ba't ka mag-against dun sa confession ng church? Pero hindi ibig sabihin na bawal pag-usapan. Pwede pag-usapan. Hanggang gusto mo, sige. Pag-usapan natin yan. Pag-aralan natin yan. Walang problema. Pero ang take lang is, you cannot use the pulpit to teach what is against the church. Yun yung disunity. Hindi lang disrespectful pa yon doon sa transparency ng church. So, ayan. Thank you, bro. So, sige, sir.
Yes. Kaya iba kung member tapos preacher. Kasi pag preacher ka or pastor ka at preacher ka, hindi ka dapat mag-agree na magpastor sa church na iba yung doctrine. At yung isang preacher, dapat kausapin ni pastor na pag pinag-preach kita dito, dapat ang ipipreach mo yung same na confession natin. So if hindi ka comfortable doon, hindi kaya ng conscience mo, hindi siya pagpipreachin dapat. So hindi siya bibigyan ng avenue para ma-violate yung conscience niya. So kung hindi naman na-violate yung conscience niya na bilang member pa lang, kung mag-open siya doon, pero sa pag-teaching na kasi iba na eh. Kaya kailangan may transparency, the honesty, na magkaiba tayong view, bawal i-teach sa church, wag. So, doon kailangan may transparency talaga. So, kunyari, si Paul, biglang magturo ng ano, hindi pwede. Na iba. Sige, tuloy. Oh, no, sir. Tuloy muna natin. Ang maling orientation naman sa officers ay yung corporational sa political. Hindi pwedeng itrato yung mga officers sa church as if tayo ay isang corporation. Isang business corporation na parang executive at directors. Bakit? Lahat ng mga, kunyari, SEC, ayan. Maganda yan, pwede yan tayong parang si Jesho yata, pinaano na tayo, no? Sa SEC. Pina-under na tayo. Pero hindi siya necessary. Hindi siya pwede sabihin na, pag na-register ka sa SEC, church ka na. Kasi maraming register na hindi, SEC, na hindi naman talaga church. At hindi porket hindi ka registered doon, na hindi na kayo local church. Sa political naman, hindi dapat magkaroon ng politicizing din sa loob ng local church, na magkakaroon ng gusto sa position, tapos magkakaroon ng again sa position, may kampihang mangyayari. 1 Corinthians 1, I am of Paul, I am of Apollos. Kampi-kampi. Ang nangyayari, partisanship, na may kinakampihan silang iba-iba. Yan ay politicizing. Yan hindi dapat mangyari sa loob ng local church. At maging mga pastors at deacons, kailangan ay may unity instead na disunity. So hindi ganito ang gagawin ng church, na gusto namin yung gusto namin i-appoint ay yung deacon against dun sa pastor. Para dapat hindi niya kakampi. Ganon. Sa isang church, may narinig ako na dalawa yung pastor nila, gusto nila isa lang pastor nila. Nagbutuhan sila kung sino yung magiging isang pastor nila. So, isa lang yung pastor, yung isa, hindi na, tinanggalan sa pag... May ganon na mga nangyayari na politicizing even sa loob ng local church. So, kailangan dito ay merong unity ang pastors at deacons at local church. Now, sa question ni Ed kanina, appointment. Ano yung mga process na kailangang i-respect at kailangang mag-undergo? Ano yung mga necessary steps para sa office? Una, kailangan yung candidate gusto niya. Hindi pwedeng hindi niya gusto. 1 Timothy chapter 3 verse 1, everyone who desires to be a bishop desires a good thing. Gusto mo dapat yung office. Pwede namang may hesitation, pwede naman na merong confusion pa, pero hindi pwede na forced or against the will yung mangyayari. So yun yung una, kailangan merong desire. Pangalawa, qualification ng gifts at graces. Yung kanina, yun ay kailangan qualified siya doon sa mga gifts at graces na yon. Pangatlo, necessary ito, yung confirmation ng church.
Kasi yung church, yung confirmation ng church, sila yung mag-assess doon sa gifts at graces. Ang nakakakita sa atin madalas ay ibang tao, hindi sarili natin. Lalo na yung mga mananampalataya, nasa kanila ang Holy Spirit. Nasa kanila yung Holy Spirit bilang mga mananampalataya, sila yung makakakita. Kaya hindi dito pwede yung self-appointment. Ako na ha. Ako na yung ano. Hindi mali na gustuhin mo. Hindi mali na sabihin mo, gusto ko maging deacon, gusto ko maging... Hindi mali yon. Pero ang mali ay kapag in-appoint mo na yung sarili mo. Ako na ang mamumuno simula ngayon. Ganyan. Hindi ganyan ang nangyayari. Sa Act 6, ang nangyari dyan ay pinili sila ng congregation. Yung pito, pinili sila ng congregation. So, the church possesses the role in distinguishing the man called by God to lead the people of God. Pero yung church, a clarification din to, dapat pumili sila at mag-assess sila spiritually. Ang church ay hindi dapat pumili because of their personal na mga taste. Wala lang, gusto ko lang kasi mas mabait siya. Kasi nililibre niya ako. Mga hindi karapat-dapat na klase ng mga ideya at motivasyon yan sa isang local church. Kaya important din dito yung regenerate membership, ano? Na ang member ng church ay credible ang kanilang profession kasi sila lang yung makaka-discern ng things of spirit. Sila yung susunod sa word of God. Kaya naman, magboboto talaga, magkakaroon ng voting ang church pagdating sa officers. Kaya yung nauna ako na nagpastor dito, nagkaroon ng voting yung church. Tapos nung si Pastor Erdy, nagkaroon din ng voting yung church. Yung mga deacons natin, nagkaroon din ng voting yung church. Kilala niyo yung sarili niyo, yung mga bumoto. Yung mga late na kayo eh. hindi nakakasama doon. Inabutan niyo, ano na, may officers na. So, ganun ang nangyari. At kailangan, ang mamayani pa rin ay yung word of God. Pipiliin nila because of the word of God. So, sino yung above sa local church? Ang above sa local church ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus sa kanyang scripture. Sino ang may absolute authority sa church? Christ alone. Walang iba. Well, walang may final say sa church kung hindi si Kristo lang. Pero saan natin makikita yon? Sa Bible. Yung Bible ang final authority sa isang local church. So yung Bible mismo ang nagsasabi, Colossians 1:18, Jesus is the head of the church. Ephesians 5:23, Jesus is the husband of the church. 1 Corinthians 1:12, Jesus is the Lord of the church. So, pero ang ibig sabihin noon na ang lahat ng mga leader sa loob ng church ay under kay Christ. Walang kapantay ni Christ, walang mas mataas kay Christ, kundi nasa ilalim ni Christ. So, bibigyan natin ng diagram, ganito yung hierarchy structure sa loob ng church. Ang Panginoong Jesus, nasa ilalim niya mga pastor, yung mga pastors at deacons, sila may authority sa congregation, at ang mga pastors ay may authority sa mga deacons by virtue ng kanilang role na nagpipreach ng word of God. So, pero hindi ibig sabihin na si Jesus yung pinakamataas na wala na tong dalawa. Tapos yun yung sa non-government eh. Na wala na tong dalawa, diretso lang. Hindi. Kasi nasa scripture mismo, siya yung nag-appoint ng lesser leaders. Siya yung nag-appoint ng mga under-shepherds. So, bilang panghuli, si Jesus pa rin ang Lord of Lords, pastors of pastors, deacons of deacons. Sabi diyan sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to diakonesai, and to give his life as a ransom for many. Si Jesus, he came to deacon. So siya yung pinaka-example ng lahat ng deacon. Si Jesus din ang
siya rin ang chief shepherd. 1 Peter 5:14, 5:4. When the chief shepherd appears, he will receive the crown of glory that will never fade away. Kausap ni Peter yung mga pastor doon sa sinusulatan niya. At sabi niya, tayo ay under shepherds. Si Jesus yung chief shepherd. Kaya ang senior pastor ay si Jesus. Walang senior pastor. Walang hierarchy sa mga pastor. Si Jesus lang ang senior pastor, siya lang may kaya nun na mag-handle. Siya lang yung pinakamataas sa lahat. So, the authorities of the church are patterned after the godly leadership of Jesus Christ. So, diyan po nagtatapos. So, any question, other question po sa leadership, Monica? Ang dami na pwedeng pag-usapan doon. Kaya, una, kailangan ang necessary sa isang local church na multiple pastors talaga. Hindi kaya. Alam mo, dati, ay, thank you, Dico na. Dati, yung mga Baptist churches, ang view nila, isa lang dapat talaga pastor. Kaya sobrang hirap. ang view talaga nila, isa lang dapat ang pastor sa mga church. So, pero ang nakikita natin sa scripture kasi, multiplicity of elders. So, dun papasok yung multiplicity ng mga pastors. Kailangan mag-desire ang isang local church na magkaroon ng multiple pastors. So, challenge yon sa mga members sa as the church as a whole na gustuhin nila na ma-shepherd sila ng may quality. Dahil, at ang role nila ay ipag-pray na magkaroon ng additional pastors. Isa yon. Si Pastor Rodjon yung sa Quezon, nag-uusap kami. Kasi ano niya rin yon, problem niya. Sabi niya, nahihirapan siya kasi isa lang siya eh. Tapos full-time pa siya sa work. Hindi pa siya kayang i-support ng church. Isa lang ang diko nila. Tapos medyo matanda na. Hindi na makapag-handle ng mga ganyan. Ang sabi niya sa akin, may nabasa daw siya na ang quality daw, quality, na ratio is 10:1. Sisipin mo yun. May nabasa, hindi ko pa na-confirm yun. 10:1. So, kailangan maging prayerful ng church. Another thing na makakatulong doon is yung growth ng church. Sa Romans chapter 15, sinabi doon na I am confident that you are able to counsel one another. So meron ditong role yung mga members na they can also help one another. Lalo na sa mga doable naman, mga bearable na mga kailangan pag-usapan, na di-deal naman siya, na pag-uusapan naman siya, that is very helpful sa lalo na sa isang malaking church na may mga kapatiran na seasoned at mature na kaya nilang i-handle yung ibang mga concerns ng kapatiran. Yung mga ibang concerns na medyo mas lumalaki, kalapastor, pero yung ibang mga concerns na dealable ba? Ganon. Kung ma-handle yun ng mga kapatiran, kasama na rin sa kanilang maturity, makakatulong yun. So I think dalawa yun. Dagdag pastor at maturing members. Any addition? Ed? Meron din po kung nag-oversight sa mga pastor. Kinusin yun yung nag-oversight. Kasi natanong sa akin last time. Pastor nag-oversight po sa member. Pero sino tayo nag-oversight sa mga pastor? Sabi ko, yeah.
Ang answer dyan ay si PJ. The joke. Kasi nagbibiro siya palagi na nagjo-joke yan eh. kaya important yung multiplicity of elders. Isa yon. Multiplicity of elders na pwede silang mag-usap sa mga concerns nila. Pagdating sa, kasi ang pag-usapan kasi ng oversight, authority eh. Parang authority to measure kung ano nang nangyayari, kamusta na. Pag isa yung oversight, role yan ng leader. Eh, dun sa scripture, walang mas mataas sa pastor in terms ng authority kung hindi ang Panginoong Jesus lang. So, kailangan given na yon. Kaya dito, important yung parity at multiplicity of elders. So, pwede nilang i-check yung isa't isa. Ganun din yung mga members, pwede rin naman nilang i-check yung pastor. Kaya lang, hindi na maituturing yun na oversight. Kasi hindi yun parang authority. Hindi ganun yung sistema. No? Pero pwede, kamusta yun, i-check. Ano po mapagpapray ko sa inyo? Sinabi ni Sir Manny kanina na pwede rin ganun na, pastor, baka may parang ganito na yung nakikita ko. Ah. Kamusta po ito? Pwede nilang i-check. Although hindi yun makakwalify as oversight proper, pero pwede yun na informal checking o reminder. Other than that, maganda rin na mayroong mga association of churches. Yung association of churches, wala silang authority sa isa't isa, pero at least nagkakaroon ng checking. Nagkakaroon ng may ibang mga pastor na kakilala na pwede mag-guide, pwede mag-correct, pwede mag-check kung ano yung nangyayari dun sa mga pastor. So, tatlo. Yung co-pastor, yung mga members, mga pastor sa ibang church. Alam natin may subjectivity naman yung ibig sabihin na approachable. Baka pag Amerikanong pastor, sabihin natin din approachable kasi iba yung culture nila sa atin eh. Pero papasok yan dun sa qualification ng social graces na hospitable. Na kapag, pastor, pwede po ba kayo makausap? Hindi sasabihin na ayoko. Ayoko itang kausapin. Huwag mo ako kausapin. So, yun, hindi hospitable. Pero kapag pinag-usapan na schedule natin yan, kailan ka pwede, papasok yun sa grace nung social graces. Pagiging approachable. Other, si Asha mga, sige. Paul. Sa mga qualification, nanggaling kay Dino din sa aking title. Oo. Doon is, kailangan daw yung pastor ay bukod sa naruro niya yung household niya na maayos. Oo. Kailangan daw. So, paano yung gano'n na paano nga pinapating na nyo? Sa Titus. Yung sa Titus na sinabi na pagkakataan niya ito. Ang isa Titus chapter 1 yan, ang ibig lang sabihin doon ay yung kasama yun sa pag-rule ng household niya. Yung 1 Timothy 3, rule household well. Sa 1 Titus chapter 1 naman, yun yung usapin ng kailangan faithful. Yung proper interpretation doon ay faithful. Na habang nasa poder niya pa yung mga anak niya, hindi qualified ang isang pastor kung rebelde yung anak niya. Kailangan kaya niyang pasunurin, sumusunod sa kanya, hindi nagagain sa kanya yung nasa household niya. So, yun yung interpretation. Hindi yun interpretation na kailangan believer. Ginagamit yun ng iba eh, na pakailangan converted na, kailangan Christian na, kailangan may Christian na anak. Ang daming masasagasaan doon na biblical principles patungkol doon. First hand, yung ibang mga apostle single. Ibang mga apostles, hindi naman natin alam kung mga anak nila. So ang pinag-uusapan doon ay faithfulness, kasama yon sa fatherly management doon sa anak niya. Kasi kung nagagampanan niya ng maayos mula sa pagkabata, hindi yun
nasa face ng against sa faith nila. Pero ang qualification doon ay nasa household niya. Pag wala na sa household niya yon, hindi niya na puder yon. Labas na yon sa kanya. So, follow up doon. Paano kung nasa puder niya pero repentant? So, ano ang gagawin mo sa ganun situation? Makalayasan ba yung anak na yes, seryoso ito. Kasi pastor, eldership yung yes. Ibig sabihin, kailangan, again, sabi mo nga sensitive to, kailangan mag-decide ang church kung qualified ba talaga siya. Kung hindi na ito usapin, anong gagawin niya dito? Ang usapin yung qualified ba siya? O baka hindi naman, baka qualified naman siya, baka wala naman talaga siyang authority sa usapin na yon. So, kailangan merong wisdom yung church doon. Pero yung pastor na may rebeldeng anak na nasa poder niya, hindi siya qualified. Kasi bakit nagkaganon yun? Yung rebelde, ibig sabihin, against sa faith, sila hindi niya mamanage, yun yung ibig sabihin nun. Si John Piper ay mayroong anak, oo, pero wala na sa poder niya yon. Nasa labas niya na. So he did, nung nasa poder niya, okay, naging member pa nga ng church, pero nung naging independent na siya, dun na. Hindi yung Titus 1 ay qualified pa rin si Piper doon sa ganong case. Pero ibang usapin na, kung ano, parang usapin na to na tatay ka na ano nang gagawin mo. Pero yung sa church, kailangan nila maging sensitive doon, magkaroon ng wisdom at prayerfulness doon. So last. Na alam naming lahat. Di ba? Ayaw pa sabihin eh. Tinago mo pa eh. Sige na. Tuloy mo na. Biblical ba yun? Yes. Ang dapat mag-train sa office bearers ay mga pastors. Sinabi yun sa Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, train other men who are able to teach other men also. So merong role ang pastors na sila yung magte-train sa susunod na mga nakikita nila na magiging pastors din. So dito papasok na hindi seminary ang magde-decide kung sino yung magiging pastor, yung church ang makakakita kung sino papastor, at yung formal na magte-train sa kanya sa mga in-training ay yung mga pastor. Pero yun yung nakikita niya na magpapastor din. So, biblical siya sa Timothy. Kaya, sige po, pray tayo. Let's pray. Next Lord's Day ay membership naman. Let's pray. Lord, Ama namin, maraming salamat po sa pag-aaral regarding sa church polity, regarding sa officers. Inihiling po namin na pagpalain niyo po ang aming iglesia sa officers niya at ganun din sa members niya. Bigyan niyo po kami ng unity, bigyan niyo po kami ng faithfulness sa word, at bigyan niyo po kami ng submission sa pastors of pastors at deacons of deacons, ang aming Panginoong Jesus. Sa pangalan niya, inihiling namin ito. Amen.